Iglesia ni Cristo at El Shaddai, itinangging inendorso na nila si Pangulong Arroyo. Fernando Bo Jr. at Senador Ping Lacson, muling nagpulong. Pero di pa rin nagkasundo kung sino sa kanila ang aatras. Pambabato kay FPJ sa Cavite na nakuha ng GMA News, itinanggi at ikinapiko ng kampo ni The King. Karaban ni Pangulong Arroyo mula Davao hanggang Luzon, kinansila. May banta nga ba sa buhay ng Pangulo? Bong Revilla at Bong Ku, nagkakainitan. Kanino nga ba dapat papunta ang botong Bong sa eleksyon? Pagbisita ni dating Pangulong Erap Estrada sa kanyang ina, ginamit din para ikampanya si FPJ. Mga tunay na bida sa eleksyon, tututukan ng GMA News sa isang mala-reality TV na vote struck. At tunghayan ang nagagandahang katawan sa 2004 Bikini Open. GMA Network Center, narito ang pinaka-respetado, pinaka-pinagkakatiwalaan, Mel Bianco, Mike Enriquez. Magandang gabi po, ito ang 24 Oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Sino nga ba talaga ang i-endorso ng Iglesia ni Cristo at ng El Shaddai? Napabalitang si Pangulong Arroyo ang manok ng dalawang grupo sa Mayo at Gis. Pero sa Miyerkules pa pala ay hayag ng Iglesia kung sino ang kanilang iboboto. Ang El Shaddai naman sa Sabado pa. Nakatutok si PR Kangel. Napaulat kahapon na si Pangulo Arroyo ang napiling kandidato ng Iglesia ni Cristo. Ngayon pati raw El Shaddai handang i-endorso ang Pangulo. May listahan na rin daw sila ng mga senador na susuportahan nila sa eleksyon. Pero agad itong pinabulaanan ng dalawang grupo. Ang Iglesia ni Cristo na tinatayang may 2 hanggang 4 na milyong botante. Sa Miyerkules pa raw iaanunsyo kung sino ang kanilang mga napiling kandidato. Hindi pa kasi tapos ang kanilang screening process. Katunayan hanggang kanina, nagpatawag pa rin sila ng mga senatorable tulad ni Bong Revilla, Jingo Estrada at John Osmeña para lumahok sa screening. Ang El Shaddai naman na may 8 milyong miyembro sa buong mundo, tradisyon ng sa huling Sabado bago mag-eleksyon, nagbibigay ng tinatawag na guidance sa mga miyembro nito. Pero nilinaw ng grupo, hindi sila namimigay ng sample ballot at walang obligasyon ang mga miyembro sa kung sinong dapat iboto. As Catholics, no, you are supposed to follow your conscience, no, when you vote. However, there are a lot who come to Brother Mike. 1998 presidential elections, si Joseph Estrada ang sinuportahan ng karamihan sa mga taga El Shaddai at INC. At base nga sa SWS exit poll noong 1998, 81% ng Iglesia ni Cristo at 39% ng El Shaddai, si Erap ang ibinoto. Ako si Pia Arcangel, nakatutok, 24 Oras. Isang linggo na lang bago mag-eleksyon, pero si Fernando Poe Jr. at Senador Pancolo Lacson, bigo pa rin na magkasundo. Kahit magdamagan silang nag-usap kagabi, talaga bang wala ng pag-asa para magsanib ang puwersa ng dalawa? Nakatutok si Mark Salazar. Nagdoble kayod ang kampo ni Ping Lacson at FPJ sa pagbubuo ng iisang oposisyon kahapon. Mabigat kasing dahilan ang balitang pag-endorso ng Iglesia ni Cristo kay Pangulong Arroyo. Pero kahit halos abuti na sila ng magdamag kagabi sa pag-uusap, wala pa rin nangyari. We're still hopeful na in the next 7 days, pwedeng may mangyari pa na maging dahilan para mag-unify. Pipilitin pa rin namin na makuha yung upper hand in spite of the endorsement that Gloria Macapagal-Arroyo inevitably would get from the INC. Hindi pa rin kinagat ni Lacson ang mga alok ng kampo ni FPJ kapalit ng pag-atras ng senador. Mas magagandang alok na kung mananalo raw si FPJ, siping ang gagawin niyang Senate President at ang masugid niyang taga-suporta na si Ronaldo Zamora ang House Speaker. Bukod pa ang pag-reimburse ng mga nagastos ni Lacson sa kampanya. Pag-upo ko kagabi, agad-agad sinabi ko, let's discard that, let's omit that. Ayokong pag-usapan yung concessions, ayokong pag-usapan yung post-election scenarios. Pero itinanggi ng kampo ni FPJ ang mga alok na ito. Wala kaming pag-uusapan pag-uusapan.
Ayon kay Ping, hindi sila susuko ni FPJ sa pagkakaisa hanggang sa huling araw ng kampanya. Pero ngayon, balik kampanya muna sila. Sa mga taga-Addition Hills, Mandaluyong, pinagpatuloy ni Ping ang pagbanat kay Arroyo. Ibinunyag ang ani ay pagbayad ni Arroyo mula sa pondo ng gobyerno ng 6.2 million pesos kay Nora Aunor para sa endorse nito sa kanya. Pinagmamalaki namin sa kampanyang ito, disente at saka issue ang ginamit namin. Wala kaming 6.2 million pesos na pambayad kay Nora Aunor na nanggaling sa pera ng gobyerno. Ipinakita ni Lacson bilang pruweba ang cheque na di umano'y ibinayad ng Malacanang kay Nora. Ako si Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At kaugnay ng balitang yan, sinabi ng Malacanang na 620,000 pesos lamang at hindi 6.2 million ay binayad nila kay Nora Aunor. Para raw ito sa serbisyo ng superstar sa mga programa ng gobyerno. Finaks ng palasyo sa GMA News ang kopya ng checking ibinayad nila kay Nora at iba pang mga dokumentong kaugnay nito. Dinoktor daw ng kampo ni Lacson ang cheque para sa 6.2 million pesos na ipinakita sa media. Samantala, napikon po si Fernando Po Jr. sa ulat ng GMA News na napanood din dito sa 24 oras na nabato siya habang nagmo-motorcade sa Cavite noong Biyernes. Live mula sa Pangasinan, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mike, binasama ni Fernando Poe Jr. at ng kanyang campaign general na si Tito Soto ang ulat ng GMA News na nabato nga itong si Fernando Poe Jr. sa kanyang motorcade sa Dasmariñas, Cavite noong Biyernes. Naganap po ito sa interview ng media kanina sa Aluminos, Pangasinan. Nakasentro ang pagtatanong ng media kay FPJ sa umano'y pagsuporta ng Iglesia ni Cristo kay Pangulong Arroyo. Pero bigla nitong iniba ang usapan. I would like to comment on that. Baka sabihin, pinatuna naman ako. Ang tinutukoy ni FPJ ay ang video na ito na nakuna ng GMA News sa Dasmariñas, Cavite noong Biyernes ng hapon. Makikitang mula sa ibaba ng karosa ni The King, isang papahabang bagay ang ibinato sa kanyang direksyon. Kung titingnan ay tila nasaktan pa nga si FPJ, pero tuloy ito sa pangangampanya. Nanggang maliit lang, pinunan na sa akin eligensya na nagkaroon ng dakta. Sa puntong ito, biglang pumasok sa eksena si Senador Tito Soto na tila mas iritado pa kaysa kay The King. Alam mo yung video mo, nakita ko? May sinisirkin pa kayo doon, wala eh. Mahilig kayong gumawa ka kasi naman eh. Hindi ba ito? Sayang lang ang ma-introduce natin kung hindi katotohanan ang nalabas niya. Noong Biyernes ng gabi, hindi nakarating si FPJ sa rally niya sa San Andres, Bukid, Maynila mula sa pangangampanya sa Cavite. Sininyo mulak ang humarap sa tao para ipaliwanag kung bakit hindi nakarating si FPJ. May bumato po sa ating susunod na Pangulo, tinanong ko sa uno. Aman ang motorcade. Hindi ito ang unang pagkakataon na nainis sina FPJ at Soto sa mga ulat na hindi pabor sa kanila. Bagamat may pagkakataon ding nagpasalamat pa sila sa GMA News dahil sa anila'y magandang report tungkol sa pagbisita ng FPJ sa Naga City kamakailan. Mike, nakatutok pa rin ang GMA News kay FPJ at maghapon nga ito nga nag-motorcade dito sa Pangasinan at bumisita rin ito sa San Carlos City na kanyang hometown. At mamayang gabi naman po ay merong rally dito sa Dagupan City at ito nga po yung lugar ni Speaker Jose de Venecia na kaalyado naman po ni Pangulong Arroyo. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo, nakatutok live mula sa Pangasinan. Kanselado po ang karawan ni Pangulong Arroyo na bibiyahe sana mula Davao hanggang Maynila. Nangamba kasi ang Presidential Security Group o PSG sa seguridad ng Pangulo. Nakatutok naman si Tina Panganiban Perez. Sa takot ng Presidential Security Group, kinansela nito ang apat na araw na kampanya ni Pangulong Arroyo. Isang roro caravan sana ito mula Davao papuntang Batangas hanggang Maynila. Pero wala naman daw direktang banta sa buhay ng Pangulo. Isa sa ikinaalarma ng PSG, ang mga nakuhang bomba at pagkakaaresto sa dalawang suspect sa harap ng COMELEC. Wala kaming direct information linking to the threat. The recommendation on the recovery of the bomb. Aminado naman ng PSG, hindi madaling pantayan ang isang kampanyang tulad nito. The road from Davao to Cagayan de Oro,
because of that stretch, maybe even if I use the entire PSG, we may not be able to cover the whole stretch of the road. We have been reinforced by the armed forces. Pero hindi nasayang ang panahon ng Pangulo. Puno pa rin ang schedule niya mula kaninang tanghali. Alas 2 ng hapon, nasa Mirab College sa Quezon City ang Pangulo. Pinangunahan ang pagdarasal ng mga ina para sa mapayapang eleksyon, kasama si dating Pangulong Aquino. Ayon sa Pangulo, hindi niya pinapansin ang mga paninira sa kanya. Pero ang hindi raw niya mapapalampas ang mga insidente ng karahasan. Tinitiyak ko na ang mga terorista ay hindi madadaig ang mga estriktong hakbang ng seguridad na tinutupad ng mga autoridad. Sa kabila ng mga bantang pang seguridad, hindi pa rin natitinag si Pangulong Arroyo sa pag-iikot sa iba't ibang lugar. Mula sa Miriam College, dumiretso ang Pangulo sa graduation ng AME University sa Araneta Coliseum. Ako si Tina Pangaliban Perez, nakatutok 24 oras. Pumirma sa isang kasunduan para sa mapayapang eleksyon sina House Speaker Jose de Venecia at Senador Gregorio Honasan. Bago pa man ang pirmahan, umugong ang balitang iniwan na raw ni Honasan si FPJ para kay Pangulong Arroyo. Totoo ba ito? Nakatutok si Cara David. Ganito ang eksena sa Club Filipino kanina, pero bago pa ito, nabigyang kulay na ang pagkakasundong ito. Lumabas ang balitang iniwan na ni Senador Gringo Honasan si Fernando Poe Jr. Pero mabilis ang paglilinaw ni Honasan. Ang pinasok daw niya, kasunduan sa administrasyon para bantayan ng balota at wala ng iba pa. I am now being the subject of intrigue na tumawid na raw, bumaliktad. Well, I completely deny that. As I said earlier, we will still actively work for the victory of the united opposition. Nagsani puwersa nga kanina ang lakas CMB ni De Venecia at Philippine Guardians Brotherhood Incorporated ni Honasan para sa isang malinis na halalan. Kasama sa naturang koalisyon ng dalawang election watchdogs, ang PPCRV at Coalition of Hope. Sa ilalim ng kasunduan, nangako ang dalawang panig na labanan ang anumang dayaan. Nilinaw ni Honasan na may basbas ni FPJ ang kanyang mga aksyon. Si Honasan ang tumatayong security officer ni The King. Walang lilipat sa pero bukod sa kasunduan, nakasaad rin sa Covenant na susuporta ang Guardians sa mga programang pangkapayapaan at pagkakaisa ni Pangulong Arroyo. You should read between the lines. He's allied with us and still remains with FPJ. I am allied with Honasan but I am also with GMA. Nabahiran man ng intriga at politika, ang kasunduan ay isang hakbang tungo sa malinis at maayos na eleksyon sa Mayo 10. Ako po si Cara David, nakatutok 24 oras. Sa simula pa lamang po ng kampanya, tinututukan na ng mga reporter ng GMA ang bawat galaw ng mga kandidato sa pagkapresidente. At ngayon pong isang linggo na lang, bago mag-eleksyon, magbabalik tanaw po tayo sa naging estilo ng kanilang kampanya. Nakatutok si Cheryl Yao. Tanggapin ko hamon na tumakbo bilang Pangulo ng ating bansa. Maraming kilay ang tumaas nang magdeklara siya ng kanyang kandidatura. Hindi kasi siya ang tipikal na kandidato, hindi politiko. Ang kauna-unahang evangelist na tumakbo sa pagkapangulo. At sino nga ba naman ang maglalakas loob na siya'y kontrahin? Gayong ang kanya raw pagtakbo ay utos ng Diyos. Kailangan natin ang isang taon may takot sa Diyos. Kumpleto rekados ang kampanya ni Villanueva, bagamat simple at kulang sa pondo. Ang kanyang campaign strategy, matatawag na networking o pito-pito. Bawat membro o supporter niya dapat mag-recruit ng pito pa. Nagulat na nga lang ang marami nang dinagsa ang kanyang proclamation sa Araneta. Rally sa Luneta. At marcha sa Ayala. Naging hadlang kay Villanueva ang pagtakbo ng kanyang katukayo, si Eddie Hill, isa ring religious leader. Pero sa pagbasura ng Supreme Court sa kandidatura ni Hill, tila malinaw na muli ang landas para kay Brother Eddie. Bawat kampanya at rally ni Villanueva, nagsisimula sa dasal, prayer power daw. Pero kung ang pagbabasehan ay ang mga survey na nagpapakitang Kulel at si Villanueva, mukhang higit pa sa dasal ang kailangan niya upang maabot ang Malacanang. Ako, si Cheryl Yao, nakatutok 24 oras.
Susunod, mga senatoryable na sina Bong Trevilla at Bong Ku nagkakainitan. At mga tunay na bida sa eleksyon, tututukan sa vote truck. Tutok na dito sa 24 Oras. Ang may karapatang gumamit ng palayaw na Bong sa balota? Si Bong Ku o si Bong Revilla? Yan ang ugat na umiinit na iringan ngayon ng magkabilang o magkalabang senatoryable. Nakatutok si Lay Alvin. Nanindigan si Bong Ku ng alyansa ng pag-asa. Malinaw na nilagay niya sa Certificate of Candidacy ang palayaw o nickname na Bong Ku. Alinsunod sa COMELEC Resolution No. 6657, mapupunta kay Ku ang mga botong Bong o Ku kung wala siyang kaparehas na palayaw. Sa original naman na COC, Cap ang nilagay na nickname ni Bong Revilla ng K4. Pero pinapalitan niya ito ng Bong. Nagpa siya ang COMELEC and Bank noong April 28 na lahat ng botong Bong mapupunta kay Revilla. Ang Bong is not a nickname of Bong Ku. Her nickname as registered is Bong Ku. So a vote for Bong is a vote for Bong Revilla. Maghahain ang petisyon si Ku sa Korte Suprema na pigilan ng pagkapatupad na utos na ito ng COMELEC. Ayon sa alyansa ng pag-asa, dapat ipawalang bisa ang COMELEC resolution. Hindi raw kasi na-inform si Ku tungkol dito, gayong apektado siya sa usapin. Na null and void itong proceedings ng COMELEC na ito because that is a denial of due process. Kanina sinagot ni Revilla ang akusasyon ni Ku na inalok niya ito ng 20 million pesos at posisyon bilang presidential advisor on sports kapalit ng kanyang pag-atras. Si Ku nga raw ang lumapit sa kanya. Basta ang ano na lang natin, sana matapos na to at maliwanagan na rin si Ms. Bong Ku at alam ni Ms. Bong Ku kung ano talagang totoo. Konsensya na lang niya. I swear to my mother's grave na walang katotohanan yung mga pinagsasabi niya. Wala ho akong rason para lumapit sa kanya. Binigyan po nila ako ng ultimatum ng April 27, kaya po na sinabi ko nung press call namin, na kung hindi ko rin daw po tatanggapin yung ino-offer nila, makukuha din po nila yon dahil babayaran nila ang COMELEC. Inaasahan ang Korte Suprema ang makakapagbigay linaw sa isyung ito. Ang tanong, may panahon pa ba? Ilang araw na lang kasi, eleksyon na. Ako si Lay Alves, nakatutok 24 Oras. Nagdasal para sa isang malinis at mapayapang eleksyon si dating Pangulong Cory Aquino. Kapuna-punang walang partikular na pinaburan si Mrs. Aquino sa kanyang panalangin. Sa halip, ipinagdasal niya na sana ay may sa puso ng mga kandidato ang responsibilidad nila sa taong bayan. Bukod sa mga kandidato, kasama rin sa dasal ng dating Pangulo ang mga botante, poll watcher at election officer. Teach them to be compassionate. Teach them to be humble. Teach them to be kind. And teach them to be just. So that they may serve you completely and sincerely. Dream, believe, decide. Parang starstruck. Pero yan po ay vote struck. Yan po ang mga reality o mala reality TV na pagsubaybayan ng GMA News sa mga tunay na bida ngayong eleksyon. Walang iba kung hindi ang botanteng Pinoy. At ngayon pong araw na ito, kikilalanin natin si namang Badia Taling Tina, nakatutok si Awi Severino. Struck na ang karamihan sa atin. Palapit na ang halalan, kaya mas lalo na nating iniisip kung sino-sino ang ating iboboto. Kailangan dyan nakakainin sa palagat ng gobyerno. Mas maganda nga yung walang karanasan eh. Hindi pa marunong siya mangurakot. Naghanap kami ng mga botanteng masasamahan sa loob ng isang linggo bago ng eleksyon para malaman kung paano sila magdedesisyon. Ang tanong namin, sino ang kanilang kandidato sa pagkapangulo at bakit? Eh, ano ko? Eh, BJ, bakit po? Eh, favorito ko pong artista. Eh, Jenny! Bakit po? Matalino. Alis to goodness, keeping laksong. Bakit po? Ay, may maganda plataforma niya, saka kailangan panahon natin ngayon, kailangan natin na kamay ng bakal. Brother Eddie sana, kaso parang I don't want the church and the state to clash. Definitely si Roba. Magandang plataforma niya sa estudyante, sa kabataan. Pag-iipan na
consider JMA or Luxury. I am an Iglesia de Cristo. And therefore, we leave that problem to our church leaders. At nakapili rin kami ng limang susubaybayan. Si Babes Malaya, ano siya? Ang una si Salvador Prado, o Mang Buddy, isang tagapamagitan sa barangay Obrero sa Quezon City. Lola ni Gloria Macapagal, napakainom naman yung pagdadala niya sa ating bansa eh. Umaasa si Mang Buddy na sa pamamagitan ng eleksyon, muling giginhawa ang buhay. Pinakatibis sa akin, naging presidenteng maluwag kami. Nasa subdivision ako nakatira, Marcos. Si Marcos. Ang pangalawang botante, si Tina Ancheta, na maka-brother Eddie Villanueva, tulad ng mga kumare niya. Siya yung pinakamatino so far. I think he's the moral alternative. I don't like the traditional politicians that we have. Sa bahay ng mga Ancheta, tuloy ang debate. Jimmy ka lang, para talagang hindi mo nara si FBJ. Kung ganyan, kung may influence ako, I'm not voting for the person that I really like. Tulad sila ng maraming pamilya sa ating bansa, hati man ang opinyon, nauunawaan nila na kapwa mahalaga ang kanilang magiging desisyon. How will I vote? Yeah. I mean, from the heart or from the... No, from what I know is right. Bukas ang kwento ng tatlong na vote struck. Hanggang saan kaya sila para sa kanilang kandidato? Dream, believe, decide. Ako po si Howie Severino, nakatutok 24 oras. Buong araw, buong pagkamaga, ay neto 24. Sinunog daw ng isang lalaki ang sarili nilang bahay kagabi dahil lang hindi siya nabigyan ng pera ng kanyang nanay. Limang iba pang bahay ang nadamay si Oscar Oida, naka-alerto 24 eksklusibo. Alas 11:30 kagabi nang maapo ang anim na kabahayan sa May Martan Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Nagsimula umano ang sunog sa bahay ng isang Ignacio Arnado. Sinunog daw ni Arnado ang kanyang sariling bahay matapos mabigong makahingi ng pera sa kanyang ina. Nangihingi siya ng pera na sa nanay niya. Eh hindi ho yata siya binigyan. Nagalit. Nagwala sa loob ng bahay nila. Kwento ng mga kapitbahay, maagapan pa rin sana nila ang paglaki ng apoy kung hindi lang nagwala si Arnado. Bawat kapitbahay daw kasing nagtangkang pumatay ng apoy, hinabol ni Arnado ng patalim. Nga mo niyabol, ano yun, nahabol kami lahat eh. Bumuha timba? Oo, ayaw niya patayin yung apoy eh. Tapos sabi niya kahit sino na lang daw, gumagano siya. Maging si Kagawad Susan Mercado, na sana'y mamamagitan lamang itinangkapa mo nung saksakin ni Arnado. Bigla niyang hinandos ako ng kutsilyo. Mabuti natabigan ko ng isang kumbisdiol. Tapos, inakay na ako palayo. Isang residente ang nasugatan sa pag-agaw ng patalim mula kay Arnado. Nagsimula lang maapula ang apoy matapos mapigil ang mga tanod ang umano'y pagwala ni Arnado. Agad siyang dinala sa Station 6 ng Central Police District kung saan itinanggi niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Naharap siya sa kasong arson at alarm and scandal. Oscar Oida, naka-alerto 24. Susunod, pangangampanya para kay FBJ na isingit ni dating Pangulong Estrada sa pagbisita niya sa kanyang ina. Maricel Soriano, may mensahe para sa dating niyang club team na si William Martinez. Tutukan ang lahat ng yan dito sa 24 oras. Ang latest entertainment news at hindi Pia Guanyo, Pia! Mel, kung may isa man sa kasamahan sa industriya ang sobrang nalungkot sa nangyari kay William Martinez, yan ay walang iba kundi ang naging ka-love team niyang si Maricel Soriano. Ano nga ba ang masasabi ng Diamond Star sa sinapit ni William? Yan ang chika ni Lars Santiago. Masaya si Maricel Soriano nang dumating kagabi sa premiere night ng pelikula niyang I Will Survive. Halos kasabay niyang dumating ang mga co-stars niyang sina Dina Buonevi at Judy Ann Santos. Pero ang saya niya, napalitan ang pagkaseryoso nang mapunta ang pag-uusap sa dati niyang ka-love team na si William Martinez na nagpositibo sa Shabu. Lahat tayo mga kalusot dyan. Tsaka dadaan tayo sa mga pagsubok. Ang dasal ko lang para sa kanya at sa mga anak at pamilya niya, lalo na kay Yayo, malalagpasan nila ito. Kasama na
si Ogie Alcacid ng mga co-stars niya sa SOB kahapon matapos ang 6 na linggong pagkawala. Masayang ipinalita ni Ogie na matagumpay ang shows nila ni Regine Velasquez sa Amerika at Canada. Ayaw namang pag-usapan ni Ogie ang intriga tungkol sa kanila ni Regine. Di raw niya papayagang maapektuhan ang pagkakaibigan nila. Katunayan, tuloy pa rin silang tatanggap ng mga show. Meron yata kaming provincial. That's what I know. I think we're going to do the key cities here in Manila. At higit sa lahat, balik si Ogie sa mga show niya sa GMA. Of course, babalikan ko yung Bubble Gang, of course, yung Hanggang Kailan, and of course, SOP. And then, magsisimula na po ako mag-shooting ng bagong pelikula and also my new album kung na starting. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa Amerika, humarap ulit kaninang umaga sa korte ang King of Pop na si Michael Jackson. Ito na ang pangalawang pagkakataon na ipinatawag siya ng grand jury para sa kasong child molestation. Isang candlelight vigil naman ang isinagawa ng kanyang daan-daang fans sa labas ng Neverland Ranch kagabi bilang pagsuporta sa kanilang idolo. May showbiz chika pa tayo mamaya, pero balik muna natin kay Mel. Salamat, Pia. Naisingit ni dating Pangulong Estrada na ikampanya ang kaibigan si FPJ sa kanyang pagbisita sa San Juan para sa 69th na karawan ng inang si Doña Mary. Nakatutok si Maris Umari. Malalapit na kamag-anak at kaibigan lang ang naging panauhin ni Doña Mary sa pagdiriwang ng kanyang birthday kahapon. Pero sa kabila nito, masayang may birthday dahil sorpresa para sa kanya ang pagdating ng kanyang paboritong anak na si Erap. Pasado alas 10 ng umaga dumating si Erap. Mahigpit ang ipinatupad na seguridad sa North Green Hills Subdivision. Lahat ng gustong bumisita sa pamilya Hersito dapat may imbitasyon. Ang media hindi nakapasok sa bahay ni Doña Mary. I wish her good health and long life. I hope she lives longer pa. Happy birthday kay Mami Mary. Sa gitna ng salo-salo, hindi kinalimutan ni Erap na ikampanya ang kanyang matalik na kaibigan. Ang sabi niya, let us not lose hope. My message to you all is fight, fight, fight. Let us double our effort. All out for FPJ. Buong araw ngayon, kausap ni Erap ang kanyang mga kalyado. Nagbigay siya ng tips para hindi masayang nalalabing 5 araw para sa kampanya ng koalisyon na nagkakaisang Pilipino. Discussed the campaign, how it's going. I was picking his brain on what the team should be doing in the last few days based on his experience. Bandang alas 4, nagpadala pa ng dagdag seguridad ang PNP para sa pag-alis ni Erap pabalik ng Camp Kapimpin. Bago bumalik ng kampo, pinayagan ng media na makapasok sa loob ng bahay ni Doña Mary. Madamdamin ang pag-alis ni Erap. Baka sa kanyang mukha ang lungkot na muling lilisanin ang ina. Ako si Maris Umali, nakatutok 24 oras. Abangan! Back to back, exclusive! Paghahain ng suspension order sa mayor ng Bustos, Bulacan, na uwi sa kaguluhan. At ilang opisyal ng COMELEC, nagpapabayad na ba para magbigay ng computerized voters list? Walang pati na pagtutok dito sa 24 oras. Sa kaguluhan ang paghain ng suspension order ng PNP sa mayor ng Bustos, Bulacan na si Toti Reyes. Mga taga-suporta kasi ng suspendidong alkalde umalma. Nakatutok si Jay Taruk live at exclusive mula sa Bulacan. Jay! Mel, karamihan sa mga supporters ni Mayor Toti Reyes ay nung isang linggo pa nagvi-vigil sa loob at labas ng munisipyo ng Bustos, Bulacan. Halos mabawas ang boses ng mga dandaang supporter ni Mayor Toti Reyes ng Bustos, Bulacan. Ang inalap nung namin ay yung nasaan ang tunay na katarungan para sa aming mayor. Ayaw namin siya mapalis dito. Bakit po? Siyempre, ang katotohanan ng ginagawa, tsaka malo namin siya dito. Mayor Toti ho kami eh. Ang suspension order para kay Mayor Reyes ay pinalabas ng 4th Division ng Sandigan Bayan noong April 13, 2004. Kaugnay ito ng graft and corruption case na kinasasangkutan umano ni Reyes noong taong 2001. Ibinigay ng Sandigan Bayan kay Bulacan Governor Josie de la Cruz ang suspension order. Pero ayon kay Reyes, nag-file siya ng motion for reconsideration sa Sandigan Bayan noong April 26. Ayon sa batas, mayroon siyang 15 araw para hintayin kung ano ang resulta ng kanyang motion. Masahe ko po, malatiling kalmado.
at wala kaming itikilos na ikagugulo ng bayan namin. Inabot ng mahigit kalahating araw ang deadlock sa harap ng munisipyo ng Bustos habang patuloy naman ang pag-uusap kung bibigyan pa ng extension si Mayor Reyes o hindi. Hawak ng mga pulis ang suspension order at handa ito sa anumang kaguluhan. Handa rin ang mga supporter ng alkalde. Dumating dito si retired General Romeo Maganto at nagpakita ng suporta sa kaalyadong alkalde. Si Maganto ay tumatakbo sa pagkagobernador ng Bulacan kalaban si Governor De La Cruz. May lang halos sa maghapong tensyon dito sa may Bustos, Bulacan ay nauwi nga sa karasan. Bandang alas 5:30 ng hapon na inadesisyon ng PNP na iserve kay Bustos, Bulacan Mayor Toti Reyes, ang kanyang suspension order mula sa Sandigan Bayan. Gamit ang mga ballot boxes, agad na hinarang ng mga supporters ni Mayor Reyes ang loob at labas ng munisipyo para pigilan ng mga pulis. Nagdesisyon ng PNP na iserve ang suspension order ni Mayor Reyes at di na pahabain ang tensyon na namumuo sa munisipyo ng Bustos. Subalit, sumama naman ng kusa itong si Mayor Toti Reyes upang maiwasan ang karagdagang karahasan sa pagitan nga ng mga riot police ng Bustos PNP at ng mga supporters ng naturang alkalde. Mel? Maraming salamat, Jay Tarug, nakatutok live mula sa Bulacan. 24 oras na impormasyon. 43,536,028 ang bilang ng mga rehistradong botante ayon sa pinakauling ulat ng COMELEC. Doble-doble ang mga pangalan ang nadiskubre sa mga voters list sa Victoria, Laguna. Pati nga mga patay na tao, nakalista pa rin. Nakatutok si Gigi Manicag, exclusive. Nang kumalat ang balitang mukhang dinoktoral listahan para madagdagan ang bilang ng botante sa Victoria, Laguna, kumilos ang ilang local journalist at residente para ito'y maimbestigahan. Base sa computerized voters list na kanilang nakuha mula sa COMELEC, hindi lamang isang beses lumabas ang pangalan ng isang botanteng nakapagparehistro na. Pwede kang maghapon paulit-ulit magbubuto dahil sa 3, 4, 5 ang pangalan mo. Hindi rin makapaniwala mga residente na makita ang pangalan ni Carlito Marcelo Rebong sa listahan, kasama pang pinadalang notice ng COMELEC para sa nalalapit na botohan. Nang puntahan kasi namin ang sementeryo ng Victoria, 1998 pa pala namatay si Carlito. Sa analysis natin, posible talagang may kamay na orchestrate ng ganyan. Iba-iba lang diskarte. Ngayon, dinidiskubre natin dito sa probinsya sino yung mastermind na yon. Pero ayon sa COMELEC Provincial Office sa Laguna, aayusin na talaga nila ang listahan bago pa man ito nadiskubre. Dahil na rin sa kautusan ng COMELEC Headquarters. Maaaring nagmula ro mismo sa mga botante ang pagkakamali nang magparehistro sila ng doble-doble. Kami naman, di naman dito sa field, yung mga EA, EO, hindi naman nila isa-isang matche-check na pag sinabi yung taong, ako po ay bago, hindi naman titingnan sa record kung bago nga sila o dati nang nakarehistro. Ayun, pagkano, ina-encode na agad. Ako si Jig Manicad, nakatutok 24 oras. 7 araw bago mag-eleksyon, marami pa rin barangay sa Quezon City ang walang kopya ng Computerized Voters List o CVL. Ayon sa mga opisyal ng barangay, naniniil daw kasi ang mga opisyal ng COMELEC para sila'y mabigyan ng CVL. Nakatutok si Cesar Apolinario. Noong April 15 pa dapat nagpaskil ng Computerized Voters List o CVL ang Pinian Elementary School sa Quezon City, pero Mayo na blanco pa rin ang mga bulletin board dito. Wala pa rin silang CVL. Maging ang barangay hall malapit sa eskwelahan, yun din ang problema. Ayon sa ilang opisyal ng barangay Piniaan, nag-request na sila sa COMELEC ng CVL pero sinisingil daw sila ng 1,800 para sa disket. Bukod dyan, gagastos pa sila ng aabot sa 3,000 piso para sa photocopy ng CVL. Pero walang pangabono ang barangay Piniaan. Ang pagkakaalam ko talaga, bawat barangay dapat isiwan nila ng kopya. Para naman ang mga barangay, ma-check din nila kung talaga lahat ang nakarehistro dun sa voters list ay taga rito. Ayon sa COMELEC, libre dapat ang pamimigay ng CVL. I have to verify that because for purposes of posting, that's the obligation of the Commission on Elections. Importante ang CVL para mapigilan ang pandaraya. Maraming botante rin ang hindi na bumoboto kapag wala nito. Hindi lang pala sa barangay Piniaan problema ang CVL. Nilibot namin ang ilang eskwelahan sa Quezon City gaya ng Quezon City High School at Tomas Moroto Elementary School pero wala pa rin nakapaskil na CVL dito.
Para maiwasan ang iba pang problema, ngayon pa lang, nag-aayos na mga guro. Naglagay na sila ng directory ng bawat presinto para hindi na malito ang mga botante. Ako si Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ilang tulog na lang, eleksyon na. Problema pa rin ba hanggang ngayon kung saan ang inyong presinto? Pwede po kayong mag-log in sa www.findprecinct.com o di naman kaya'y mag-email sa eid@comelec.government.ph. Pwede rin kayong tumawag sa Comelec para magtanong. Ang trunk line ay 527-6111. Marami rin silang mga hotline para ngayong eleksyon. Ang mga numero po ay inyong mababasa sa inyong mga television screen. Pwede rin namang mag-text. I-type lamang ang COMELEC space ang inyong mensahe at ipadala sa 2960 para sa mga Globe Touch Mobile Smart at Talk and Text subscriber. Susunod, dalawang hinihinalang miyembro ng Abos Hayap tinangkaraw pasabugin ng COMELEC. At mga nagagandahang mga katawan tunghayan sa 2004 Bikini Open. Tuloy-tuloy lang po ang pagtutok dito sa 24 Oras. Bahagyang lumakas ang piso laban sa dolyar. Nagsara ito ngayon sa 55.76 kumpara sa 56.07 noong Biyernes. Dalawang inihinalang miyembro ng Abos Hayap ang arestado sa Maynila. Ayon sa mga polis, tinangkara o pasabugin ng mga sospek ang tanggapan ng COMELEC. Nakatutok si Joseph Moro. Plano raw pasabugin ng dalawang ito ang COMELEC building na makorner sila ng WPD Mobile Unit sa Plaza Roma malapit sa COMELEC noong Sabado ng gabi. Sina Quirino Bandon at RG Sama ay mga miyembro umano ng Abos Hayap. Huling-huli na mga pulis ang dalawa habang ina-assemble ang isang improvised bomb gamit ang bala ng 60mm rocket-propelled grenade. Na-recover sa kanila ni na PO1 Donel Makirang ang ilan pang kagamitan sa paggawa ng mga pampasabog. Pag spotlight namin, nakita ko nga na ina-assemble parang ganun. Hinala ng pulisya may kasamahan pa ang dalawa. Noong Sabado rin kasi may isa pang pampasabog na nakakuha naman sa Makati Avenue. Ayon sa mga bomb experts, magkapareho ang dalawang bombang nakuha. Itong bomba na ito, ang effective radius is 25 meters upon impact. So lahat na within 25 meters maapektuhan. Sa inisyal na interrogasyon, itinanggi ng dalawang suspect ang bintang sa kanila. Sa halip, tatlong katao ang itinuro nilang mastermind na ngayon ay pinaghahanap na ng pulisya. Lahat yan kasi ay mga possible target, no? Kaya nga nag-iingat tayong mabuti. Ako si Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Buong araw, buong pagdamaga, ay ito, 24. Dahil sa illegal na plaka, isang owner type jeep ang hinarang ng mga taga-MMDA kanilang madaling araw. Nakuha po sa loob ng jeep ang mga Mrs. Jose Pidal na mga poster na ipapaskil sana sa mga lansangan. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Alas 2:20 na madaling araw nang sitahin ng mga MMDA traffic enforcer ang jeep na ito sa may tapat ng SM North EDSA. Improvised daw kasi ang plaka nito at hindi pa nakarehistro. Napansin namin yung plaka niya na hindi nakarehistro at pinatabi namin to at tumabi naman sila. Hindi naman sila nagano, hindi naman sila tumakbo. Laking gulat na lamang ng mga traffic enforcer nang tumambad sa kanila ang mga Mrs. Jose Pidal poster sa loob ng naturang jeep. Isa sa mga nakasakay sa jeep ang nagpakilala sa pangalang Antonio Babula. Chairman umano siya ng Manila chapter ng People's Movement Against Poverty o PMAP. Actually, part ng campaign namin yan, kami sa PMAP. Hindi rin daw siya natatakot makasuhan. Magsampa na kayo ng kaso, 1,000 kaso wala akong pakialam. Basta sasabihin ko ang totoo. Pero nang makausap ng GMA News sa telepono si Cynthia Villarin, Secretary General ng PMAP, itinanggi niya ang responsable sila sa pagpapakalat ng mga naturang poster. Nilinaw naman ni Traffic Enforcer Jam Ravanera na tanging traffic violation pa lamang ang kasong kinakaharap ni Babula. Kapormi po sa ano to sa pinaka-head namin sa MMDA kung anong desisyon nila dito. Wala namang inaksayang panahon ang matauhan ng MMDA COMELEC Oplan Baklas. Inabutan namin silang pinagtatanggal ang mga Mrs. Jose Pidal poster na nakapaskil sa May Mindanao Avenue, Quezon City. Oscar Oida, naka-alerto 24. Sino-sino ang mga nanalo sa 2004 Bikini Open? Walang pati na pagtutok dito sa 24 Oras. Nagaganda
kagandahang katawan ang matutunghayan sa 2004 Bikini Open. Talaga namang hiyawan ang mga manonood sa ipinakitang kakisigan at kaseksihan ng mga contestants. Yan ang chika ni Lars Santiago. Kahit hindi beach resort ang Eastwood sa Libis, Quezon City, walang takot na rumampa ang mahigit 20 babae at lalaking kalahok sa 2004 Bikini Open. Una silang lumabas na nakasuot ng streetwear. Doon pa lang, palakpakan na ang nagsisiksik ang manunood. Lalong lumakas ang tilian at palakpakan nang isa-isa na silang rumampa suot ang magkakaparehong bikini. Iminigay agad ng special awards katulad ng Mr. and Miss Photogenic, Mr. and Miss Flawless at Faces of the Night. Pagkatapos nito, muling lumabas ang mga kalahok. Suot naman ang mga bikining sila mismo ang pumili. Naging mabilis ang pilian at agad na inihayag ang mga nanalo ng first at second runners-up. Tinanghal na hari at reyna ng Bikini Open sina Jaden Lee at Miles de Guzman. Unang pagsali pa lang ito ni Miles habang nanalo na noon si Jadel. Wala pang planong pumasok sa showbiz si Miles. Si Jadel naman, naghihintay ng tamang break. Gusto ko lang po talaga maging ramp model. Kung meron po, bakit hindi? Would you be willing to do six-year-old? Yeah. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Simulan pa lang po yan para ngayong Linggo. Kaya tumutok po ulit bukas para sa mas mainit pang showbiz news. Balik natin kay Mike. Maraming salamat, Pia. Mga kapuso, sa puntong ito, balikan po natin yung gulo po doon sa Bustos, Bulacan. Kaugnay po ng pagkakasuspindi sa kanilang mayor na si Mayor Toti Reyes. Nakatutok pa rin po doon ngayon live si Jay Taro. Jay? Mike, bandang alas 5 ng hapon na nagdesisyon ng PNP upang iserve na ang suspension order dito nga kay Bulacan, kay Bustos, Bulacan Mayor Toti Reyes. Ang kanyang suspension order mula sa Sandigang Bayan gamit ang mga ballot boxes sa Mike, agad na hinarang ng mga supporters ni Mayor Reyes ang labas ng munisipyo. Para pigilan ng mga pulis, nagdesisyon na ang PNP na iserve ang suspension order ni Mayor Reyes at pababain na ito sa pwesto. Pero umalma Mike ang mga supporter ni Mayor kaya nagkapaluan. Marami sa mga supporter ang nasaktan. Si Mayor naman kinausap para kusang bumaba sa pwesto para pigilin ang gulo. Sa bandang huli, kusang loob na itong nilisa ng kanyang opisina. May kang nakikita niya na babang bahagi ng Bustos sa Municipal Hall kung saan nagkaroon nga ng matinding engkwentro itong mga riot police at yung mga supporters ni Mayor Reyes. Ito yung mga hinarang na mga dilaw na ballot boxes ng mga supporters para hindi makapasok yung mga police na magsaserve ng suspension order. Ito si Mayor Toti Reyes habang sinasamahan ng kanyang mga supporters. At sa mga oras na ito ay na Mike nasa pangangalaga ngayon ng PNP ang naturang alkalde, pero nakikita nyo patuloy pa rin ang pagsuporta ng daang-daang supporter ni Bustos Mayor Toti Reyes. Mike, yan ang pinakahuling kaganapan dito nga sa pagsaserve ng suspension order kay, kay Bustos Bulacan Mayor Toti Reyes. Mike? Maraming salamat, Jay Taruk, live mula sa Bustos sa may lalawigan po ng Bulacan. At balikan po naman natin yung pagbubunyag kanina ni Senador Ping Lacson na di umano'y malaking halaga po ang ibinayad ng administrasyon para kay Nora Aunor para tumulong po sa pagkampanya kay Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Makakausap po natin mismo live ngayon po si Nora Aunor mula sa Green Hills. Magandang gabi sa'yo, Nora. Magandang gabi po. Okay, merong ipinakita na cheque yung kampo ni Senador Lacson na nagpapakita na binayaran ka daw ng 6.2 million pesos ng Malacanang para raw ipangabandyan mo si Pangulong Arroyo. Totoo ba ito, Nora? Naku, sa totoo lamang po, hindi ako tumatanggap ng kaya ko na tinutulungan si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo sapagkat naniniwala po ako sa kanya na siya lamang tanging-tanging tao na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Pero never po akong tumanggap ng ganong kalaking halaga. Guys, si Metian ko naman ang magtatanong sa'yo. Opo. Magandang gabi sa'yo, Nora. Magandang gabi po. Nora, magkano ba talaga ay binayad sa'yo, Nora? Alam ko po, mayroong binayad sa akin noong isang taon na 620,000 na yun po ay kabayaran. Talent fee ko po yun. Talent fee para saan, Nora? Kasi po nung araw na mula EDSA pa,
lulubabas ako sa EDSA, talagang tumulong na ako kay Presidente Gloria Macapagal-Arroyo at nagpupunta kami sa mga iba-ibang lugar at ako po ay actually hindi ho alam ito na ni Presidente. Kadalasan hindi niya alam yan. At siguro po nakarating sa kanya na gano'n ang ginagawa ko. Kaya minsan, pinatawag kami at binigyan siguro kami ng panggastos. Para doon sa aming ginagastos talaga. Pero yung 6.2 million, never ko pong natanggap yung gano'ng kalaking halaga. Ngayon gusto ko lamang pong malaman kung sino po yung naglabas niyan kasi mabuti ho kung kapwa politika ang politiko ang ginaganyan nila. Ay, hindi naman ho ako politikang tao. Mm-hmm. Bakit naman po pati ako idadamay nila sa ganitong mga anomalya? Mm-hmm. At obviously po, mayroon akong ito ho, may original po ako nung pinirmahan ko nung si Malacañang nung pinatawag ako. At finorge nila talaga kasi ang nakalagay doon sa original na pinirmahan ko September 4, nung pumunta po ako doon, at dito sa kanila, binura nila, ginawa nila ang March 4. Mm-hmm. Ito po yun. Ito yun. So, nasa iyo, Nora, ang hawak mo yung original mo. Yung totoo, yung sinasabi mong totoo, no? Ano nakalagay dyan? What was the payment for? Para saan yung 620,000 na binayad sa'yo? Ayun nga po, yung pinaliwanag po kanina. Na mga kasi may mga panggastos-gastos po na inaano kami at saka siguro hindi naman masama kung may bigyan ako ng talent fee, hindi siguro naman hindi masama yun at kung bigyan man ako ng talent fee sa pagano ko hindi naman sa pagyayabang kung tutuusin hindi dapat ganoon maliit para sa iyo hindi dapat ganoon guys kasi sasabihin na naman nila na wala bakit naman bibigyan ng ganung ng 620 wala na naman yan kaso bakit naman ho naghahabol naman sila sa akin? Ibig sabihin, hindi na ho issue yon. Ang issue dito, hindi ho totoo na 6.2 million. Ngayon, kinausap ko po yung lawyer, mag-uusap po kami mamaya ng lawyer kasi kasiraan naman po ito dahil maski na nung kay Erap, hindi ho ako humingi ng kahit na isang sentimo sa kanya. Ibigyan man ako, yun ho ay kusang ibinigay siguro sa akin dahil sa pagtulong ko. Sige, si Michael Rico sa dito, isang tanong na lang. Dala mo yung mga voucher dyan, hawak mo yung... Okay, pakitignan nga, checkin ang anong tanggapan niyang nandyan. Saan galing yung checking yan? Anong opisina galing? Ano nga ito, General? Sa ano? Anong office to? Ano nga yung itong ano na to? Tingnan nyo na lang po. Pribadong cheque ba yan? O cheque ng isang tanggapan ng gobyerno? Basta titingnan nyo na lang po. Hindi ko maano. Tingnan nyo na lang po. Kung kaya ng camera natin to. Yan nga. Sige. Ngayon, ito lang ang ating mail. Kasi siyempre nakalagay dyan kung para saan yan eh, guys. Oo, nakalagay naman po. O ano nakalagay? Tingnan nyo na lang po. Office of the President. Okay, tingnan nyo na lang po. Ngayon, ang sa akin, ngayon ako tuloy na niniwala na talagang gawain ho talaga pala nila ito. Kaya yung pidal-pidal ek-ek na yan, talagang style nila pala talaga yan. Ikaw mo naman. Lumalayo tayo. Magpapasalamat na kami sa iyo, ha? Ay, Nora Aunor, thank you very much. Oh, sige, maraming salamat po. Thank you. Salamat, guys. Good evening. Magandang gabi. Ngayon po ang huling linggo bago mag-eleksyon at ang pinakasariwang balita tungkol sa inyong presidentiables at sa eleksyon 2004. Yan po ang special coverage ng GMA News and Public Affairs at ng aming mga partner. Pwede nyo nang malaman sa pamagitan ng inyong mga cellphone. I-text lamang ang eleksyon at isend ito sa 4627 para sa mga smart at talk and text subscriber. Ipadala nyo po ito sa 2364 kung kayo po ay Globe at Touch Mobile subscriber, automatic kayong makakatanggap po ng tinatawag na Daily News Alert System. Mula rito, makakakuha po kayo ng mga instruction kung paano nyo makukuha o makakakuha kayo ng mga profile at video clip ng mga kandidato sa pagka-presidente. Ito pong servisyong ito ay hanggang sa darating lang pong araw ng linggo, ika-siyampo ng Mayo. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ako po ang inyong kapuso, Mel Tiangco. At ito po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Atid po namin bawat sandali servisyong totoo. Dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami, 24 oras.